mga bay, may bago tayong hamon na haharapin ngayon. Siguro madalang na naman ako magbablog. Imbis na everyday ako magbablog, ngayon parang hindi na. Alam niyo kung bakit? Kasi last exam, pumasa ako dun sa GLPT Infor. Ngayon, may challenge na naman yung boss ko. Kailangan ko naman, naman daw ipasa yung GLPT in 3. Sa tunayan mga pre, dumating na yung mga libro na in-order namin. Ano to? Hindi to free. Hati kami. Noong una, yung Infor, yung mga libro ng Infor, ang dami nandun. Libre niya lahat ng butso ko. Yung anak ng boss namin, libre niya lahat. Siya nagbayad. Pero ngayon, sa entry, medyo mahal-mahal daw, sabi niya. Hati daw kami. Kaya naghati kami. Bali, apat na libro. Binasa ko to kanina, talagang kakaiba ang mga kanji nito. Iba yung kanji, iba yung vocabulary, iba yung grammar para sa vocabulary. Sa kanji. Yan yung mga kanji. Ito kanji, nasa gilid. Kailangan ko i-memorize yan lahat. Ito naman sa dukay. Yung reading comprehension. Reading comprehension practice. Kung naiintindihan ko ba. May mga tanong dyan, na may mga dapat kong basahin dyan, tapos paansiran ko. Tapos, nandito naman sa likod yung tamang mga sagot. Pero kailangan ko munang sagutan yung sariling sikap talaga. Tapos, ito ano ba to? Bumpo, grammar, explanation, grammar. Talagang maduguan to. Ngayon, ang uunahin ko dito, gagayahin ko na naman yung style sa pag-study ko nung Infor, nung nakapasa ko. Doon ko, uunahin ko yung mga doon sa nahihirapan ako. Pero bagong lahat, kailangan ko pang magluto mga pre. Alam nyo dito sa Japan, kapag galing ka sa trabaho, tapos wala kang luto, ito yung sagot sa problema mo. Itlog. Mabilis ang luto lang to mga pre. Pag nandito kayo sa Japan, mararanasan nyo to. I promise. Ayan na siya mga pre. Kailangan natin yung pindutin. Ito yung uniform. Pasok sa washing machine. Washing machine yan. Para pala doon sa naghintay kong sa tips daw kung paano ko naipasa yung Infor. Gagawan ko ng video yon sa ano na lang, sa Yasumi na lang. Wednesday, gagawa ko ng video noon. Medyo iigsihan ko lang kung ano yung ginawa ko nung pumasa ko sa Infor. Pero wag nyong, hindi yon madali yung naipasa ko yun ha. Kasi 1 year ako nag-study ng Infor bago ko naipasa yung exam na yon. Ginabisado ko muna ang N5. Tapos doon na lahat sa Infor in 5. Parang magkaparehas lang yung Infor in 5. Kaya ngayon, pagsisikapan ko na maipasa ko tong entry kasi medyo safe na safe ako kapag maipasa ko tong entry. Challenge daw to, challenge sabi ng boss ko. Ligo on time na pre. Kailangan mong maligo ng mainit na tubig kapag nandito ka sa Japan kasi galing ka sa trabaho, pagod ka. Kailangan mainit na tubig yung iligo mo. Kasi 7 degree, yan yung pinaka-normal dito. Wala nang ibababa dyan. Yan yung pinakamababa, 37 pataas na. Mainit na yung 37 sa panahon ngayon, mainit na yung 37. Pagdating nyo pala dito sa Japan mga bay, ang hirap na mag-aral ng Japanese language ng Yugo kasi masyadong masikip na yung schedule natin dito kasi pag galing ka sa trabaho, pag uwi mo dito sa bahay, talagang pagod na pagod ka, talagang gustong-gusto mo na matulog pag uwi mo dito sa bahay. Kaya kung gusto mo talaga mag-aral ng Yungo, kailangan mo talagang patutunan yung time management. Kailangan dedicated ka sa pag-study ng Yungo. Kailangan mo ring i-motivate yung sarili mo sa pag-aral ng Yungo. Tapos yung pang-apat mga pre, talagang self-discipline. Kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo sa pag-aral ng Yungo. Kasi napakahirap talaga mag-aral ng Japanese language. Ang pinaka-tips ko talaga sa pag-aral ng Yungo, enjoy mo lang, huwag mong dibdibin. Enjoyin mo lang yung pag-aaral ng Yunggo. Maniwala kayo sa akin. Madali nyo lang matutunan yung Yunggo. Pagdating nyo dito sa Japan,
gamit na gamit talaga yung mga Nihongo. Wala mga vlogger dito na nandito nakabase sa Japan na nagsasabing madali lang ang Japanese, madali lang ang buhay dito sa Japan. Napakahirap ng buhay dito sa Japan, lalong-lalo na kapag hindi ka marunong manood pa hanggang ngayon. Diyan kasi sa baba, meron yan ng nakalagay like, dislike, tapos share. Baka pwede nyo namang reaction ng tong video na to, pwede kayong mag-like o dislike kahit ano dyan. Okay lang sa akin kasi meron akong 100 viewers, solid yan. Sana naman kapag manood kayo, kung hindi nyo masyadong nagustuhan, mag-dislike kayo. Tapos para alam ko sa next video ko kung ano yung dapat gawin. Tapos mag-comment kayo mga suggestion kung ano para sa ikagaganda nitong video ko. Kung anong mga dapat na content, yung gusto nyo ng mga content, mag-comment kayo dyan sa baba. Tapos yung magpapa-shoutout, comment din. Tapos yun nga, mag-react kayo sa video na to, like or dislike. Yan, dalawa, mamili kayo sa dalawa. Kung medyo pangit, mag-dislike, okay lang sa akin. Basta meron lang mag-react sa video na to. Babushin, God bless.